mga balitang kinalap at tinagi ng mga Agila correspondent sa iba't ibang panig ng bansa. Pinakamalakas na puwersa, pinakamabilis na impormasyon. Dahil sa bawat bayan, may Agila. Buenos tardes sa mga Chavacano, naimbag na malem sa mga Ilocano, marhay na hapon sa Indogabos sa mga Bicolano, at maradyaw na hapon sa Ijo Tanan para sa mga Surigao noon. Magandang hapon Pilipinas, narito na ang mga pangunahing balita mula sa iba't ibang lalawigan. Hatid ng ating mga Agila correspondents sa iba't ibang sulok ng bansa sa ating headlines. Pagsasaayos sa mga nasirang kalsada dulot ng pagbaha, isinagawa sa Davao de Oro. COVID-19 positive cases sa Mountain Province umakyat na sa 616. 10 most wanted persons sa Baguio City at Benguet na aresto na dahil sa iba't ibang kaso. German ambassador to the Philippines bumisita sa Bataan. Sa detalye ng balita, isinagawa sa New Bataan sa Davao de Oro ang pagsasaayos ng mga nasirang kalsada dulot ng pagbaha. Si Alona Jean Peligro sa detalye. Dahil sa walang tigil na pag-ulan sa nakaraang linggo, gumuho ang mga lupa at nasira ang mga kalsada sa bayan ng New Bataan, Davao de Oro. Kaya sa tulong ng Municipal Engineering Office ng lokal na pamahalaan ng bayan ng New Bataan ay isinagawa ang desilting sa mga nasabing kalsadang ito. Isa sa mga lugar na unang natugunan tungkol sa problema ay ang Sitio Tadya, Barangay Bantakan at Sitio Mapaso, Barangay San Roque. Dati nang madaling masira ang mga kalsada sa lugar, kaya kailangan ito ng pangmatagalan o permanenteng solusyon na patuloy namang hinahanapan ng paraan ng lokal na pamahalaan. Laking pasalamat naman ang mga motoristang dumadaan sa lugar at di na sila lubhang mahihirapan pa. Para sa Eagle News, Alona Jean Peligro. We live in interesting times. Samantala, gumuho ang isang boarding house sa Barangay Masara, Bayan ng Maco, Davao de Oro dahil sa walang tigil na pag-ulan. Si Antoinette Kangke sa detalye. Nasindak ng ilang residente nang gumuho ang isang boarding house na pagmamay-ari ng isang guro dito sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Isinailalim kasi ang naturang boarding house renovation para maging IP office. Ayon sa isang boarder, luma na daw kasi ang naturang boarding house at dahil sa walang tigil na pag-ulan, bumigay ang isang haligi na naging sanhi ng pagguho ng boarding house. Kasalukuyang naninirahan ngayon sa isang boarding house ang mga residente at boarders na naapektuhan sa nangyari. Samantala, dalawang bahay naman ang nadamay sa nasabing insidente, ngunit kasalukuyan na itong inaayos. Wala namang naitalang nasaktan o nasugatan sa nangyaring trahedya. Para sa Eagle News, Antoinette Kangke, we live in interesting times. Umakyat na sa 616 ang COVID-19 cases sa Mountain Province. Matapos makapagtala ng 36 na bagong kaso. Si Floreto Fernandez sa detalye. Umakyat na sa 616 na COVID-19 positive cases ang Mountain Province matapos makapagtala ng 36 na bagong kaso ang probinsya noong Enero 24. Mula sa 616 na kabuuang kaso ng probinsya ay 421 ang kasalukuyang active cases, 192 ang nakarecover na. Samantala, tumaas na rin ang death cases sa 3 matapos isang lalaking frontliner na may 48 taong gulang mula sa Barlig Mountain Province ang nai-report na pumanaw na. Dahil sa paglobo ng bilang ng mga nagpo-positibo, ay kinategorya ng DOH ang Mountain Province na nasa critical risk epidemic level. Kaugnay nito ay nagpalabas ng Memorandum No. 05 Series of 2021 si Governor Bonifacio Lacuasan Jr. ukol sa pagpapalawig ng pagsususpende ng mga empleyado ng Provincial Local Government Unit ng Mountain Province mula Enero 25 hanggang Enero 29 taong kasalukuyan.
pero nananatiling bukas ang mga frontline service offices at iba pang opisina na may kinalaman sa health security and safety na kinakailangan na may emergency responses and services. Mula rito sa Bundok Mountain Province para sa Eagle News, Florito Fernandez, we live in interesting times. Naragdagan naman ng 40 bagong kaso ng COVID-19 ang lalawigan ng Davao del Norte. May detalye si Ronnie Bellarmino. 40 new confirmed cases, 13 new recoveries, at 3 new COVID deaths. Sa total na 2,193 confirmed cases at 1,671 recoveries at 71 deaths. Sa kasalukuyan, 451 na ang active cases sa Davao del Norte. Sa mga new confirmed cases, 16 ang galing sa Tagum City, 7 ang galing sa Kapalong, 6 ang sa Asuncion, 4 ang sa Panabo City, 3 naman ang nanggaling sa BE Duhali, 2 ang sa Igacos, may 1 din sa Carmen, at 1 ang sa Santo Tomas. Sa 3 COVID deaths, 2 ang sa Tagum City at 1 ang sa Panabo City. Sa 13 new recoveries, 7 ang nanggaling sa Kapalong, 4 ang nanggaling sa Panabo City, at 2 ang sa Talaingod. Paalala ng nasabing probinsya na patuloy ang pagsunod sa mga health safety protocols. Mula rito sa Davao del Norte, para sa Eagle News, Ronnie Bellarmino. We live in interesting times. 14 na bagong kaso at 6 naman ang naka-recover at isa ang namatay sa COVID-19 ang naitala sa La Union, si Ashley Kim, sa detalye. Muli na namang nadagdagan ang kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng La Union. Ayon sa La Union COVID-19 Bulletin, 14 ang panibagong kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Ang 6 sa mga bagong nagpositibo ay mula sa siyudad ng San Fernando, habang ang 4 ay mula sa bayan ng Burgos at tigi-isa naman mula sa bayan ng Bagulin, Pugo, San Juan at bayan ng Santo Tomas. Nakapagtala rin ang isang namatay sa siyudad ng San Fernando, ito ay dahil na rin sa COVID-19. Naitala naman ang 6 na bagong naka-recover sa COVID-19, 3 sa kanila ay mula sa siyudad ng San Fernando, 2 sa bayan ng Bawang at 1 sa bayan ng Rosario. Sa kasalukuyan ay umabot na sa 963 ang nagpositibo sa COVID-19 sa buong lalawigan ng La Union, 130 ang aktibong kaso, habang 800 ang naka-recover at 24 ang namatay. Patuloy pa rin nananawagan sa mamamayan ng La Union na sundin ang minimum public health standards at gawin pa rin ang kaukulang pag-iingat. Mula rito sa lalawigan ng La Union, particularly sa Ashley Kim, we live in interesting times. Umakyat naman sa 567 ang COVID-19 cases sa lalawigan ng Zamboanga del Norte. May detalye si Ralph Alicante. Umakyat na sa 567 ang kaso ng tinamaan ng COVID-19 dito sa lalawigan ng Zamboanga del Norte matapos maitala ang 21 bagong nagpositibo as of January 23 to 24, 2021 ayon sa inilabas na update ng Task Force COVID-19 ng probinsya. Gayunpaman silang lahat naka-isolate na. Ang mga nagpositibo ay nagmula sa iba't ibang bayan at siyudad ng probinsya kung saan 8 mula sa siyudad ng Dapitan, 4 sa siyudad ng Dipolog, gayon din sa bayan ng Sindangan, 2 sa bayan ng Rojas at tigi-isa naman sa mga bayan ng Pulanco, Siocon at La Libertad. Kasalukuyan ang isinasagawa ang contact tracing sa mga posibleng nakasalamuhan ng mga nagpositibo. Patuloy pa rin ang pagsasagawa ng Interagency Task Force ng probinsya sa paggawa ng mga hakbang upang malimitahan ang pagkalat ng naturang virus at lagi din naman pinapaalalahanan ng publiko na laging sundin ang mga pinapatupad na health and safety protocols. Mula rito sa Zamboanga del Norte, para sa Eagle News, Ralph Alicante, Good Evening and Interesting Times. Nakapagtala naman ng bagong mga COVID-19 recoveries ang bayan ng Compostela, Davao de Oro. Si Sheila Tadeo sa detalye. Naka-recover na sa COVID-19 ang 4 na pasyente sa bayan ng Compostela, Davao de Oro. Sila ay bumula sa barangay Ngan at barangay Poblasyon sa bayan ng Compostela, Davao de Oro. Ang mga pasyente ay kasalukuyang nananatili sa barangay isolation unit
upang i-quarantine ng karagdagang 7 araw para mas lalo masiguro ang kaligtasan ng nasabing pasyente at ang kanilang pamilya. Mayroon na lang isang aktibong positive COVID-19 patient sa bayan ng Compostela, kaya nananatiling mahigpit ang seguridad ng kanilang pinananatilihan na unit para mas ligtas ang pasyente maging ang mga gumagamot sa mga ito. Kaya patuloy na nananawagan ang pamahalaan sa mga residente na ipagpatuloy ang pagsunod sa health and safety protocols o galing mag-disinfect ng kamay, pagsuot ng face shield and face mask upang manatiling ligtas sa pagkahawa sa virus. Para sa Eagle News, Sheila Tadeo will live in interesting times. Nakapagtala ang Tagum City sa Davao del Norte ng isang nasawi dahil sa COVID-19. Nagbabalik sa detalye si Ronnie Bellarmino. Umabot na sa 53 ng mga mamamayan sa Tagum City ang nasawi dahil sa COVID-19. Matapos may bagong nasawi na isang 63-anyos at residente sa Barangay Visayan Village. Patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng kaso sa nasabing virus. May bagong 14 na mga individual ang nagpositibo. Sumatotal, 217 na ang kabuuang bilang na aktibong kaso sa nasabing lungsod. Patuloy ang pagpapaalala ng lokal na pamahalaan na lahat ng mga Tagumenyos ay dapat maging masunurin at palaging sundin ang mga minimum health standards. Magtulungan para makaiwas at dumaba ang bilang sa nakakamatay na virus. Mula rito sa Tagum City, para sa Eagle News, Ronnie Bellarmino, will live in interesting times. Bayan ng Doña Remedios, Trinidad sa Bulacan, nananatiling COVID-19 free. Si Nori Fidel sa detalye. Mula nang sumailalim sa MGCQ o Modified General Community Quarantine ang lalawigan ng Bulacan at unti-unti nang binuksan sa publiko ang turismo, partikular na sa bayan ng Doña Remedios, Trinidad, ay nananatili itong COVID-19 free. Bagamat araw-araw ay dinaragsa ng ating mga kababayan para pasyalan at makita ang magagandang tanawin, ay patuloy ang pagpapaalala ng pamahalaang bayan na sumunod sa pinatutupad na safety protocols habang namamasyal, tulad ng pagsusot ng face mask, pagbabaw ng alkohol, maging ang social distancing upang manatiling COVID-19 free ang bayan ayon kay Mayor Marita Flores. At sa usapin naman turismo, na tutuwa ang inyong lingkod at kahit paano ito ay naging malaking pulong sa aking mamamayan na malaking hanap buhay itong dala ng turismo ng bayan ng Doña Remedios Trinidad sa pamagitan ng mga taong pumupunta rito at nagpapasalamat ako sa kanila. Maglalaan din ng 10 hanggang 15 milyong piso ang lokal na pamahalaan mula sa supplemental budget para ipambili ng COVID-19 vaccine. Lalo pa nga at napaulat na may nagpositibo na sa bansa sa bagong variant ng COVID-19. At kahit pandemic, ay kailangan pa rin po natin mag-ingat dahil meron pong, siyempre, bago na naman. At yun nga po yung bago natin na madali nga daw pong makahawa, yung sakit na yan, pero curable naman daw. Ngayon, magsusupplemental kami. At siyempre, yung mga pondo namin na mga sumobra na hindi naman namin nagamit ay maglalaan ng lokal na pamahalaan. 10 to 15 million ang aming ilalaan, depende sa aming budget ng supplemental. Para sa Eagle News, kasama sina Jimbo Tejano at Seb Asilo, Nori Fidel, we live in interesting times. Sa kaugnay na balita, mahigpit na pinatutupad ng Coast Guard sa bansa ang guidelines ng Department of Health. May detalye si Richard De La Cruz. Bagamat patuloy ang banta ng COVID-19 sa bansa, kampante ang mga bumibiyahi. Ito ang ating patuloy na nasasaksiyan sa patuloy nating pag-iikot sa katiklan-aklan kung saan sakaya ng mga patawid sa Batangas City. Ayon kay Colonel Jose Jacinto Jr. ng Department of Transportation and Communication Philippine Coast Guard, kaunti pa ang dumadaan sa kanila. Patawid, hindi katulad ng wala pang COVID-19, maraming bisita dahil isa sa sentro ng turismo sa bansa ang lugar.
Kaya nagpaalaala na ito sa mga mamamayan para sa mga dokumento na dadalhin bago makadaan patawid ng Batangas. Yung dami po ng tao, influx po ng mga tao na bumabiyahe po o pumapasok po dito sa province ng Aklan, humina po, compared po nung wala pa po yung COVID po na pandemic. Anong mga kailangan dokumento bago makapasok siya? Actually sir, very minimal lamang po yung mga requirements na kailangan. Usually po, kailangan po natin is mag-register po tayo through online, ang health declaration card, yung with QR code, sa aklan.gov.ph, then also the travel authority, medical certificate, and the acceptance or confirmation from the LGU or barangay bago po tayo makapasok po dito sa province ng Aklan. Ayon naman kay Yen Cortez, bago makasakay sa barko na kung saan siya nagtrabaho, isa rin siya sa nagpapatupad ng guidelines ng Department of Health, kaya patuloy na rin sa pagtaas ang bilang ng mga pasahero nila. Para sa ngayon po sir, marami naman po kami pasahero, lalo na mga bus tickets from Manila to Katiklan po. Bali ang guidelines po natin, magsuot po ng face mask at saka po face shield para po sa safety para sa Eagle News, Richard De La Cruz. We live in interesting times. Pangunahing kailangan para sa ipinatupad na 14-day lockdown sa Kalinga kagabi January 24 na nagsimula ng 10 p.m. Tiniyak ng mga residente at ng lokal na pamahalaan, si Cian Renzo Alejandro sa detalye. Wala ang mga taga-Kalinga, lalo na ang mga Tabukenyo, sa pamimili ng mga pangunahing pangangailangan o gamit bilang paghahanda na rin sa ipatutupad na ECQ sa buong lungsod ng Tabuk. Kapag ipinatupad na ang ECQ o Enhanced Community Quarantine sa nasabing lungsod, ay mahigpit na ipatutupad ng mga otoridad sa mga itinalagang checkpoints ang health and safety protocol, lalo ng stay at home policy at curfew hours para makontrol ang paggalaw ng mga tao. Dahil sa kasalukuyan, ay dumarami ang bilang ng mga nagpupositibo sa COVID-19. Pero hindi lamang ang mga Tabukenyo ang abala sa paghahanda at pamimili ng mga gamit, lalo ng pagkain, kundi maging ang mga karatig bayan at ang mga bayan na nasa Upper Kalinga na magpapatupad din ng community quarantine. Mula rito sa Tabuk City, Kalinga, para sa Eagle News, Zian Renzo Alejandro, we live in interesting times. Ang iyo pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Agila Probinsya. Happy peeps! Ako po si JV Almazan. Abangan niyo po ako sa Johnny Gives a Chance this Tuesday, 12 noon sa Happy Time. Dito lang yan sa Net 25. Happy Time! Happy Time! Sa pagpapatuloy ng balita, 10 most wanted persons sa Baguio City at Benguet na aresto ng BCPO at Procor Cops dahil sa iba't ibang kaso. Si Freddy Rulioda sa detalye.
Magbabalik ang Agila Probinsya. Impormasyong mahalaga sa taong bayan. Patas na pagbabalita. Papakinggan ang magkabilang panig. Lilinawin ang mga isyu at kaagad na ihahatid ng objektibo. Mata ng Agila. Dumadagit ng pinakasariwang pangyayari, hindi lamang sa loob ng bansa, kundi sa iba't ibang panig ng daigdig. Mula sa Eagle News Teams at sa tulong ng makabagong teknolohiya, tiyak na makakalap kaagad ang katotohanan. Para sa mas matalas, malinaw at malalimang pagbabalita, ito ang mas pinatalas na mata ng Agila. Inihahatid ng veteranong broadcast journalist na si Eli Saludar. Kasama si Binibining Pilipinas Intercontinental 2019, Emma Tiglao. At pinangungunahan ng batikang mamamahayag ng bansa, Vic De Leon Lima. Mata ng Agila, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, dito sa Net 25. Happy peeps! Chris Chupera at your service. Ako ang inyong COD or Celebrity on Delivery para sa PM is the Key this Tuesday. Abangan yan sa Happy Time at 12 noon only here on Net 25. Tayong mga Filipino, likas na palabati. Sanay rin tayong makipagkamay. Pero dahil na rin sa COVID pandemic, isinusunong ang pagbati na hindi na kailangan pang makipagkamay. Ang pambansang pagbati. Ito ay ang pagdampi ng kanang palad sa gitnang bahagi ng dibdib, kasabay ng bahagyang pagyukod ng ulo o paibabang tingin, at pagsambit ng mga salitang nagpapahayag ng pagbati, paggalang o pagbubugay. Pagkatapos nito ay ang pag-angat ng ulo ng nakangiti at nakatingin sa mata ng pinabati. Pambansang pagbati, pagpapakita ng paggalang, kababaang loob at pagiging sensero nating mga Filipino. Ten most wanted persons sa Baguio City at Benguet. Naaresto ng BCPO at Procor Cops dahil sa iba't ibang kaso. Si Freddy Rulioda sa detalye. Arestado ang 10 katao ng may iba't ibang kaso sa lungsod ng Baguio at lalawigan ng Benguet matapos isagawa ang police operation sa ikahuhuli ng mga ito. Ayon kay City Director Police Colonel Allen Rico, sa 10 na aresto, 4 dito ay nasa listahan ng pulisya bilang most wanted person sa city, provincial at regional level na may kinakaharap na iba't ibang kaso. Nangunguna sa lista ng Camdas Police Station sina Reno Mendoza na naaresto ng BCPO Station 2 sa Happy Homes Lower Magsaysay sa Baguio City, at Nixon Chalig ito na naaresto sa sityo Bakoy, Barangay Poblasyon, Cabayan, Benguet. Naaresto rin ng BCPO Station 5 si Alvin Binetes na may kasong robbery, habang sa kulungan din ang bagsak ng isang Kim Rusty Busag matapos hiyain sa kanya ang warrant of arrest na may mabigat ding kaso. Samantala, sa ulat na pinarating ni Benguet Provincial Director Police Colonel Elmer Iragaya, isang high value target individual na nasa listan bilang regional top 10 most wanted person ang naaresto rin ng Benguet Cops sa Mangkayan, Benguet, na nakilalang si Valentino Dalmacio sa Baguio City. Para sa Eagle News of Fredo Lluda, we live at interesting times. Arestado sa isinagawang Bible Stop Operation ang isang residente ng Quezon Bukidnon, si Jaciel Bitanga sa detalye. Arestado sa isang by-bust operation noong January 20, 2021 sa Balangay 5, Poblasyon, Quezon, Bukidnon, ang isang lalaki na kinilalang si Bermond Barcinilla Borja, 37 taong gulang na residente ng Balangay 1B, Poblasyon, Quezon, Bukidnon, dahil sa paglabag sa RA 9165. Ang nasabing by-bust operation ay pinangunahan ni Police Major Carlito Chua Jr., OIC ng Quezon MPS, at ng intelligence personnel ng 2nd Book PMP
PMFC sa patnubay ng kanilang force commander na si Police Lieutenant Colonel Randy Anito. Nakumpiska mula sa suspect ang isang rectangular heat-sealed transparent plastic sachet na hinihinalang shabu na kapalit ng 500 pesos na buy-bust money na 500 pesos, isa pang rectangular heat-sealed transparent sachet na may lamang hinihinalang shabu na nagkakahalagang 522 pesos at isang cellphone. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Provincial Crime Laboratory Office ang suspect maging ang mga nakumpiskang mga kagamitan para sa mas masusing imbestigasyon. Laking pasasalamat naman ni Police Colonel Ruel Lamiing, Provincial Director ng Bukidnon PPO, sa mga responding PNP personnel. Dagdag pa niya na ang kooperasyon at suporta ng komunidad ang susi para manatiling mapayapa ang lalawigan. Mula dito sa Quezon Bukidnon para sa Eagle News, Jezel Bitanga, we live in interesting times. Arestado rin ang leader ng grupong Manobo Lapaknon sa Butuan City. Ito ay sa bisa ng search warrant kung saan nakumpiska sa kanilang tahanan ng isang 357 revolver na baril at mga bala. May detalye si Frederick Harisco. Sa bisa ng search warrant na inihain ng Regional Trial Court, Team Judicial Region Branch 33 Hall of Justice, Libertad, Butuan City, arestado ang isang leader ng grupong Manobo Lapaknon na si Supreme Renanti Aceituna. Subject sa search warrant ang magkapatid na Raha Idi Iva Aceituna at Supremo Renanti Aceituna. Batay sa pahayag ni Police Major Emerson Alipit, hepe ng Police Station 3, nang isinigawa na nila ang pag-search sa dalawang magkapatid, walang nakuha sa tahanan ni Raha Aceituna ang kapatid na nasabing leader ng grupong Manobo. Subalit sa pamamahay ni Supreme Aceituna, nakumpiska ang isang 357 revolver na baril at mga bala nito. Napag-alaman din na ang nasabing leader ng Manobo ay may standing warrant of arrest ito sa paglabag sa SP Ordinance. Kasalukuyan na ngayong nakadetinin na ang nasabing suspect na Supremo at haharap ito sa kasong Republic Act 10591, Illegal Possession of Firearms and Ammunition. Mula po dito sa Butuan City, Agusan del Norte, Frederick Harisco para sa Eagle News. We live in interesting times. Samantala, isang lalaki naman ang patay matapos pagbabarilin sa Calbayog City sa Samar. Si Miriam Timan sa detalye. Isang lalaki ang halos di na makilala matapos itong pagbabarilin alas 7.45 ng umaga sa Purok 5 Barangay Nihaga, Calbayog City. Ang biktima ay nakilala ng kanyang kaanak na si Michael Derio, 30 taong gulang nakatira sa nasabing lugar. Ayon sa otoridad, habang ang biktima ay nakaupo sa kanyang motorsiklo nang may 3 armadong kalalakihan na may dalang mahabang kalibre ng baril ang bumaba sakay ng gray na van at pagbabarilin ang biktima. Nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na sani ng kanyang agarang pagkamatay. Samantala, prinoseso ng SOCO personnel ang crime scene at nagsagawa naman ng hot pursuit operation ang Calbayog CPS. Patuloy ang investigasyon sa motibo ng pamamaril. Mula dito sa Calbayog City para sa Eagle News, Miriam Timan, we live in interesting times. 2 minor de edad na sakay ng motorsiklo nabangga sa truck ng tubo. Patay sa Victoria City si Jericho Elna sa detalye. Dead on arrival nang dumating sa Medical Foundation Clinic ang 2 minor de edad pagkatapos bumangga sa cargo truck ang sinasakyan nilang motorsiklo. Ang biktima ay sina Robert Dela Rosa, 16 na taong gulang, at si Jeffrey Malana, 14 na taong gulang, parehong taga-barangay 20 Victoria City. Ang driver ng cargo truck ay si Verhel Susana, 26 na taong gulang, na mula po sa barangay Katilingban, Talisay City. Ayon sa pahayag ng driver ng truck ng tubo, pagkatapos daw na siya ay maghatid ng tubo sa BMC, ay nagbalik sa Bacolod City at pagdating sa 32 kilometer ay bumangga ang sinasakyang motorsiklo ng 2 minor de edad. Ang sabi niya, napakabilis daw ng pagpapatakbo ng motorsiklo. Ang 2 namatay ay nasa puriran niya na at ang driver ng truck ay nasa kustodiya ng Victoria City PNP. Mula sa San Carlos City, Eagle News, Jericho Elnas, we live in interesting time.
Sa ibang balita, apat na bahay naman ang tinupok ng apoy sa Barangay 1, Rojas City sa Capiz. Si Cedric Tumalalud sa detalye. Apat na bahay ang natupok ng apoy ng masunog ang magkalapit na bahay sa Luna Novicio Extension, Barangay 1, Rojas City, Capiz. Ang mga nabiktima ng sunog ay si Mr. Nardo Harion at pinsan niyang sina Madam Harion at Rudy Di Felipe, kapwa nakatira sa nasabing lugar. Ito ay sumiklab bandang alas 2 ng hapon, mabilis na kumalat ang apoy at umabot sa katabing bahay. Mabilis naman ang pagresponde ng BFP Rojas at agad itong naapula. Tumagal lamang ito ng 30 minuto. Sa kabila ng pangyayari, wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa sunog na nangyari. Mula rito sa lalawigan ng Capiz, para sa Eagle News, Cedric Tumalalud, kasama si Derla Malunoy at Custodio Santos, we live in interesting times. Patay naman ang BTFRB enforcer matapos tambangan sa lungsod ng Binian City, Laguna. Si Ornel Aleroso sa detalye. Patay ang isang BTFRB enforcer ng Binian matapos itong pagbabarilin sa Remedios Street, St. Francis 7 sa Barangay San Antonio sa lungsod ng Binian City, Laguna. Ayon sa mga residente sa lugar, bandang alas 8 ng gabi nang makarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril. Pagkatapos ng putukan ay lumabas sila ng kanilang bahay. Paglabas sila ay nakita nila ang biktima na nakahandusay na sa kalsada. Kinilala ang biktima na si Jonas Sardenya, residente ng nasabing barangay. Si Sardenya ay sakay ng kanyang sariling motor, papauwi na sa kanilang tahanan. Ang biktima ay nagtamo ng tama ng bala ng kalibre 45 sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Agad naman tumakas ang suspect na nakamotorsiklo matapos gawin ang pamamaril sa biktima. Sa ngayon ay patuloy pang nagsasagawa ng investigasyon ang Binyang PNP kung ano ang motibo sa pamamaril at ang pagkakakilanlan ng suspect. Mula sa lalawigan ng Laguna, para sa Eagle News, ako si Arnel Aleroso. We live in interesting times. Ang iyo pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Agila Probinsya. Namayani ang galing ng second time qualifiers na sina Willie Cordovales, Maris Mitra at ang callbacker na si Ken Fraser. Isa sa kanila ang maaaring makatapak ng Luntayo sibling sa semifinals. Kung sino yan, let's find out as we begin the battle for the monthly finals. Ito po ang biggest talent competition on Philippine TV and online. Ito po ang Tagi Sinigaling Part 2 Singing Edition. Pagpapatuloy ng balita, German Ambassador to the Philippines bumisita sa Bataan at nagkaloob ng pondo sa isang ospital para sa barrier flood control. Si Larry Biscocho sa detalye. Napili ng pamahalaang federal ng Alemanya o Germany at isang pribadong kumpanya ng Germany na nakabase sa Clark Freeport Zone, Pampanga, ang Jose C. Payumo Memorial District Hospital sa Dinalupiang Bataan, isang COVID-19 hospital, upang paglagakan ng pondo para sa itatayong flood control o naglalayong gawing flood-free ang nasabing ospital. Pinangunahan ni Bataan Governor Albert Garcia at Dinalupian Mayor Gila Garcia ang mainit na pagtanggap kay German Ambassador to the Philippines, Angki Rai Penstuel, at Flood Control Asia RS Corporation President at CEO na si Dr. Andres Clippy
at nilagdaan ng mga ito ang isang memorandum of understanding at paglulunsad na rin para sa libreng proyekto na isasagawa ng RS Corporation sa nasabing District Hospital. Sinabi ni Dr. Clippy na 80% ng nasabing pondo ay ipagkakaloob ng pamahalaang federal ng Alemanya o Germany at 20% naman ang manggagaling sa kumpanya ng RS Corporation. Labis naman ang paghanga ng ambassador ng Germany sa provincial government sa mainit na pagtanggap nito sa kanya at ang kampanya ng bataan laban sa COVID-19, particular na ang simpleng pagsusuot ng face mask at face shield na kanyang naobserbahan sa pagdalaw nito sa bataan. Pinasalamatan din ni Governor Abbott Garcia at Mayor Gila Garcia ang nasabing mga panauhin sa pagpili sa bataan para sa kanilang libreng proyekto na kung saan walang ilalabas na pondo ang pamahalang lokal at panlalawigan. Ang nasabing proyekto ay sisimula ng RS Corporation ngayong buwan ng Enero at inaasahang matatapos ito sa buwan ng Abril 2021 na kung saan mga barrier flood control ang ikakabit sa palibot ng nasabing ospital. Ang bayan din na lupihan ay isa sa malimit na binabaha kabilang na ang nasabing ospital sa tuwing tag-ulan dahil sa mga malalaking ilog nito na umaapaw at malaki ang maitutulong ng proyektong ito sa pagbibigay ng tuloy-tuloy na serbisyo sa publiko kahit sa panahon ng tag-ulan o mga pagbaha. Para sa Eagle News, kasama si Josie Martinez, Larry Biscocho, we live in interesting times. Isa sa mga programa ng Commission on Higher Education Tourism, inilunsad sa Bulacan State University Main Campus. Si Nori Fidel sa detalye. Isinagawa sa Bulacan State University Main Campus ang launching ng CHED Edu Tourism o ang Educational Tourism na isang programa ng Commission on Higher Education kasama ang Shine Bulacan o Sustainable Heritage Imbibing Nationalism through Edu Tourism. Layunin ng programang ito ay upang palakasin ang turismo sa lalawigan kasama ang Bulacan State University, Provincial Government of Bulacan, maging ang mga civil society organization sa pamamagitan ng paggawa ng mga tourism products, pag-improve ng mga tourism facilities, maging ang pagpapalakas ng mga curriculum sa mga pamantasan upang ang mga tourism graduates ay maging world-class sa paraan ng kanilang pagtuturo. Ayon kay CHED Chairman Prospero Popoy de Vera, na naging panauhing pandangal. Ako'y nandito sa makasaysayang lalawigan ng Bulacan dahil ngayong araw na ito ay nilaunch namin yung Edu Tourism or Educational Tourism Program ng CHED na isa sa mga pamantasan na kasama ay ang Bulacan State University. So sa pamamagitan ng kanilang SHINE Project. Ito ay proyekto na ginagawa ng Bulacan State U kasama ang provincial government, kasama ang mga civil society organization ng Bulacan para unang-una palakasin yung turismo sa probinsya sa pamamagitan ng paggawa ng mga tourism products, pag-improve ng tourism facilities, at pagpapalakas ng kurikulum sa mga pamantasan. Kailangan anyang palakasin ang programang ito, lalo pa nga ng tamaan ng pandemya ang bansa na kung saan ay unang naapektuhan ang ating turismo. Para unang-una palakasin yung turismo sa probinsya sa pamamagitan ng paggawa ng mga tourism products, pag-improve ng tourism facilities, at pagpapalakas ng kurikulum sa mga pamantasan para ang kanilang mga tourism graduates ay world class. At dahil world class ang kanilang pagtuturo, pati mga estudyante sa ibang bansa ay pwedeng mag-enroll sa kanila sa larangan ng turismo. Ito'y kailangan natin lalo na sa panahon ng pandemya dahil isa sa talagang masamang tinamaan ng pandemya ay turismo. Kaya kailangan tulungan natin bumangon ang industriya ng turismo sa mapagitan ng mga proyekto ng bulan ito. Labis naman ang pasasalamat ng pamunaan ng Bulacan State University sa pangunguna ni President Dr. Cecilian Gascon at Executive Vice President Dr. Chody San Andres kaugnay sa programang inilatag ng CHED upang ibangon at muling palakasin ang turismo sa ating bansa. Para sa Eagle News, Nori Fidel, we live in interesting times.
Inilunsad naman ng mga kapulisan sa bayan ng Labason sa Zamboanga del Norte ang Coronavirus Awareness Response and Empowerment o CARE. May detalye si Adonis Hamak. Sa pamumuno ni Police Brigadier General Ronaldo Genaro Ilagan, ang Regional Director ng Police Regional Office 9, kasama si Police Colonel Ronald Briones ang Provincial Director, si Police Lieutenant Colonel Charis Yabo ang Chief Provincial Community Affairs and Development Unit o PICADO, si Police Lieutenant Colonel Eduardo Malio ang Chief Regional Community Affairs and Development Division o ARCAD, at ang Regional Mobile Force Battalion o RMFB 9, at sa suporta ni Mrs. May Ann Ilagan, ang Presidente ng Soroptimist International Greater Manila Chapter. At sa koordinasyon kasama ang alkalde ng bayan na si Honorable E.D. Kimbo ay pinangasiwaan ang Coronavirus Awareness Response and Empowerment of Care Infodemic Drive at ang Adopt a Family Program ng PRO 9 na ginanap sa bayan ng Labason sa probinsya ng Zamboanga del Norte. Ito ay dinaluhan ng 50 indigent na mga kalahok. Matapos ang info drive ay namahagi ng mga health kits, mga food packs, mga gomang tsinelas at mga merienda. Nagbigay naman ng token of appreciation ang local chief executive sa Regional Director, PRO 9 at sa kanyang mga kasama pagkatapos ng nasabing programa. Mula rito sa Zamboanga del Norte, para sa Eagle News, Adonis Hamak, we live in interesting times. 28 dating rebelde nakatanggap ng cash benefit sa gihulngan TF-LCAC. May detalye si Jericho Elnas. 28 na ex-NPA nakatanggap ng 168,000 pesos bilang financial assistance package at 105,000 remuneration pagkatapos ng mag-surrender ng kanilang mga baril sa Gihulngan City. Ibinigay ng Gihulngan City Task Force to End Local Communist Armed Conflict o GCLCAP ang halagang 273,000 pesos batay sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Ang ayuda ay makatulong sa mga ex-NPA sa pagbabalik ng kanilang pamumuhay kasama ng kanilang pamilya. Pinangunahan ni Jorge Joan Guido Reyes, Pangulo ng Task Force, ang ceremonial turnover sa pagbigay ng ayuda. Mula po rito sa San Carlos City, Jericho Elnas, we live in interesting time. Malawak ang pagbabakuna para sa mga alagang aso at pusa sa bayan ng Bulacan na may temang aso ay pabakunahan upang rabies ay maiwasan. Isinagawa si Den Mauricio Clasio sa detalye. Malawak ang pagbabakuna sa mga alagang aso at pusa ay isinasagawa sa bayan ng Bulacan. Ito ay may temang aso ay pabakunahan upang rabies ay maiwasan. Partikular sa mga barangay Santa Ana, Santa Ines, San Francisco at Balubad, ang pagbabakuna ay isasagawa bukas. Sa 27 naman ng Enero, taong kasalukuyan, ay mga barangay San Nicolas, Pitpitan at Tibig naman ang magsasagawa ng pagbabakuna. Una sa rito, 7 barangay na ng nasabing bayan ang nakapagsagawa na ng pagbabakuna sa kanilang mga alagang hayop noong 28 ng Enero taong kasalukuyan. Ang proyektong ito ay sa pangunguna ng punong bayan Berhel Meneses sa pamamagitan ng pambayang tanggapan ng pagsasaka at pakikipag-ugnayan sa panlalawigang tanggapan ng veterinaryo. Mula sa Bulacan-Bulacan, Den Mauricio Clasio, we live in interesting times. Isinagawa naman sa Compostela Davao de Oro ang orientation kaugnay sa ASF. Dinaluhan ito ng mga tauhan ng mga barangay sa o ng mga barangay. Si Janet Galenzoga sa detalye. Inilunsad ang orientasyon sa iba't ibang tauhan sa mga barangay tungkol sa African Swine Fever o ASF. Ito ay isinagawa sa Mayor Senen B. Suarez Cultural Center and Legislative Building sa bayan ng Compostela, Davao de Oro. Matapos makapagtala ng panibagong kaso ng positibo sa African Swine Fever o ASF, ay napagpasyahan ng lokal na pamahalaan ng bayan na magkaroon ng orientasyon ukol dito. Layunin ng naturang aktibidad ay upang mapabalaan
kasalanan ang mga taong bayan sa laganap na sakit ng hayop at upang mabantayan nilang maigi ang kanilang mga alagang baboy. Patuloy na ipinapaalala sa kanila na laging malinis ang mga kulungan ng alagang baboy at may mga nakahandang disinfectant para maiwasang mahawaan o magkasakit ito. At mag-report kaagad sa Magro o Municipal Agriculturist Office kung may mga nakitang sintomas ang kanilang mga alagang baboy. Para sa Eagle News, Janet Galinsoga, we live in interesting times. Sa iba pang balita, bilang ng naitalang krimen sa Bataan, bumaba na ayon sa isinagawang pagpupulong. Si Josie Martinez sa detalye. Masayang ibinalita ng Bataan Police Provincial Office ni Acting Provincial Director Police Colonel Joel Tampis sa isinagawang pagpupulong kay Governor Albert Garcia ang pagbaba ng halos 50% ng naitalang kaso ng krimen nitong nakaraang taon kumpara sa taong 2019. Isinagawa ang pagpupulong sa conference room ng The Bunker kasama ang mga hepe ng bawat munisipyo at nag-iisang lungsod ng Lalawigan at iba pang opisyal ng PNP. Ayon sa ulat, nangyari ito ay dahil sa pakikipag-ugnayan at pakikiisa ng mga kapulisan sa mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan. Nangako si Provincial Director Tampis na makakaasa ang lahat na gagawin nilang prioridad ang kapakanan at kaligtasan ng bawat Bataenyo sa lahat ng pagkakataon. Mula rito sa Malanga, Bataan, para sa Eagle News, Josie Martinez, we live in interesting times. Samantala, upgrading ng mga line structure, patuloy na isinasagawa ng LEECO 3, si Rosemary Metran sa detalye. Patuloy na isinasagawa ng LEECO 3 Electric Cooperative Incorporated ang upgrading ng kanilang mga line structure para sa ikalawang feeder nito na matatagpuan sa Sitio Bunol, Barangay Binungtuan, Alang-Alang, Leyte. Ito ay upang matiyak ang maasahan at kalidad na supply ng kuryente para sa kanilang mga member consumer owner. Ito rin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng scheduled temporary power interruption mula 6 a.m. hanggang 3 p.m. nitong January 23, 2021 sa mga sumusunod na bayan. Sa Alang-Alang, Leyte, lahat ng mga barangay kabilang ang poblasyon. Sa San Miguel, Leyte, lahat ng mga barangay kabilang ang poblasyon. At sa bayan ng Barugo, Leyte, bahagi ng Barangay Kalingkaging, Barangay Santa Rosa, Hinugayan, San Roque, Roosevelt, Ibag, Kabuluan at Patong. Ginagawa ng mga Knights of Light ang kanilang makakaya upang maibalik ang kuryente the soonest possible time sa mga apektadong bayan habang patuloy sila sa pagbibigay ng pinakamahusay na mga serbisyo. Mula dito sa Northern Leyte, para sa Eagle News, Rosemary Metran, we live in interesting times. Binigyan naman ng tulong ng iba't ibang ahensya ang 10 dating taga-suporta ng NPA matapos magbalik loob sa gobyerno. May detalye si Christine Lozano. Sa pinagsama-samang tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na pag-alaman ngayon ang mga lugar kung saan naroon ang mga kaso ng mga dating taga-suporta ng rebelding grupo na bumalik na sa ating gobyerno. Kamakailan lang ay 10 mga individual ang voluntaryong sinurrender ang kanilang mga sarili na kung saan sa prosesong ito ay naisiguro ang kanilang kaligtasan at ang kasiguraduhan na sila ay matutulungan sa kanilang mga pangangailangan. Sa pangungunan ni Lieutenant Colonel Victorino Senyo, Commanding Officer ng 27th Infantry Action Battalion, kanyang itinurn over ang 10 nasabing individual sa Davao City Police upang mabigyan ng agarang tulong at mabilis na solusyon sa kani-kanilang mga kaso. Mensahe naman ni Lieutenant Colonel Senyo. So, sa mga kaibigan natin, kapatid na nasa kabundukan, ang inyo pong gobyerno ay bukas palad, bukas ang kanilang mga kamay. Handa kayong tanggapin sa oras na kayo ay magbalik loob at magbagong buhay na kasama ang inyong mga mahal sa buhay. So muli, kayo po ay aking inaanyayahan. Bumaba na po kayo, tatanggapin kayo po ng 27IB o kahit sino mang ahensya ng gobyerno, bumalik po kayo at i-assure po namin na kayo ay safe gaya ng mga captured at saka former rebels na namin na nandito ngayon at tutulungan po namin kayo na makamit or makuha ang mga benepisyong pinagkakaloob ng iklip ng local government unit.
Mula rito sa Barangay Dalisay, Panabo City, para sa Eagle News. Christine Lozano, we live in interesting times. Local chief executives and tourism officers ng Dalawigan ng Zambales nagsagawa ng consultative meeting sa layuning palaguin ang lokal na turismo. Si Sean Araucto sa report. Ang alkalde ng bayan ng Botolan, Mayor Bing Manikis, kasama ang mga alkalde sa iba't ibang bayan at tourism officers ng lalawigan ng Zambales ay nagtipon para sa isang consultative meeting na ginanap sa bayan ng Botolan sa lalawigan ng Zambales. Ang consultative meeting ay matagumpay na naisagawa sa pakikipagtulungan at kooperasyon ng lahat ng mga dumalo. Ang consultative meeting na isinagawa ay naglalayong buhayin ang lokal na turismo ng bawat bayan na lubhang naapektuhan ng COVID-19 pandemic dahil sa mga umiiral na health protocol ng lalawigan bilang pag-iingat sa sakit na patuloy pa ring lumalaganap ngayon. Ikinonsulta ng alkalde ng Botolan ang isang programang raffle promo na makatutulong di umano upang buhayin ang lokal na turismo sa pakikipagtulungan ng iba't ibang business establishments at tourism offices ng bawat bayan. Sakaling maaprubahan at matuloy ang magandang programa, ang kapulungan ay maglalabas ng panuntunan at gabay kung paano gagawin ang raffle promo para sa lokal na turismo. Isa ang turismo ang may malaking naitutulong upang maiangat ang ekonomiya ng lalawigan, kaya isa ito sa pinagtutuunan ng pansin ngayon ng mga kinauukulan. Mula sa Botolan, Zambales, para sa Eagle News, Sean Araucto, we live in interesting times. Samantala, isinagawa naman sa bayan ng Kapalong, Davao del Norte, ang isang pulong kung saan ipagpapatuloy ang gagawing road clearing operation sa lugar. May detalye si Ronnie Bellarmino. Pinangungunahan ng mga tauhan ng 64th Infantry Knights Battalion ang blood donation activity na isinagawa sa cover court ng Barangay Tumahubong, Sumisip, Basilan Province. Ayon kay Lieutenant Colonel Renante Devesa, commanding officer ng 64th Infantry Battalion Philippine Army, na dinaluhan ng LGUs at iba't ibang government institution at mga pribadong organisasyon ang naturang activities. Anya na ang ganitong blood donation activity ay maraming idudulot na benepisyo sa ating katawan, lalo na sa cancer, improving cardiovascular at iba pa. Kabilang na rin sa aktibidad ay ang pamamahagi ng mga pagkain sa kabataan sa nabanggit na barangay. Para sa Eagle News, Richard Gadian, we live in interesting times. Programang ayudang trabaho sa mamamayan at tulong gulong ng probinsya. Sa bayan ng Dipaculaw, Aurora, isinagawa si Dasiril Rivera sa detalye. Nagsagawa ng pagdalaw si Vice Governor Christian M. Rivera sa ilang barangay sa bayan ng Dipaculaw upang masiguro ang kalagay ng mga ito ngayong hindi pa nasusupo na kamamatay na COVID-19 at mula sa pananalasa ng bagyong Ulysses. Kalinsabay ng naturang pagdalaw ay ang naisakatuparan ang proyektong tulong gulong para sa mga tricycle drivers at operators ng Dipaculaw na naapektuhan ang hanap buhay sa ipinatutupad na community quarantine measures upang supuin ang COVID-19. Gayun din na mahagi ang pamalang panalawigan ng iba't ibang kagamitan na request ng ilang barangay sa naturang bayan. Ang tanging hiling na lokal ng pamalaan ay ang makiisa at sumuporta ang bawat mamayan sa mga sistemang umiiral sa bayan. Mula dito sa Aurora, para sa Eagle News, Dasiril Rivera, we live in interesting times. Pinangunahan naman ang mga tauhan ng 64th Infantry Knights Battalion ang blood donation activity sa bayan ng Sumisip sa Basilan. Si Richard Gadian sa detalye. Pinangungunahan ng mga tauhan ng 64th Infantry Knights Battalion ang blood donation activity na isinagawa sa cover court ng Barangay Tumahubong, Sumisip, Basilan Province. Ayon kay Lieutenant Colonel Renante Devesa, commanding officer ng 64th Infantry Battalion Philippine Army, na dinaluhan ng LGUs at iba't ibang government institution at mga pribadong organisasyon ang naturang activities. Anya na ang ganitong blood donation activity ay maraming idudulot na benepisyo sa ating katawan, lalo na sa cancer, improving cardiovascular at iba pa. Kabilang na rin sa aktibidad
ay ang pamamahagi ng mga pagkain sa kabataan sa nabanggit na barangay. Para sa Eagle News, Richard Gadian. We live in interesting times. At yan ang balitang tinutukan ng ating mga Agila correspondent mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ang Agila Probinsya ay mapapanood rin ng live sa www.eaglenews.ph mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. At kung may nais kayong i-report sa inyong probinsya, maaaring mag-email sa agilaprobinsya25@gmail.com. Ako po si Judith Llamera. We live in interesting times.